How did it start? The Chambi thing. The Chambi name was actually, it came from me because when Sevi was, I think, mga 4 months to 5 months, he was really so chubby. Tapos ang tawag ko sa kanya, dahil syempre, tinagalog ko, chaba, chaba, chaba. Tapos sabi ni Paul, you know, he keep telling him, chaba, lahat na ng tao dito, mga mami ko, daddy ko, si Alex, tawag sa kanya, chaba. Baka makalakihan niya yan, maging pet name niya. Mamaya, teenager na siya, tawag sa kanya ng mga friends niya, chaba, or where's Chubbs? So, ang pangit, sabi ni Paul, change it. Saka where's Chubbs? Di ba, where's Chubbs? Text na chaba. Di ba pwedeng send si Chubbs? So, sabi ni Paul, nakakawa naman, baka magalit siya sa atin na, why is that my pet name, mom? Eh, lalaki pa naman. So, sabi ko, okay, how can I make it cute na hindi maalatang dahil chubby siya? Nilagyan ko ng M, so I made it Chumby. It's Chumby. It's really C-H-U-M-B-Y. It's Chumby. So it's not, okay. Oh, you're so chumby, it chumby. It started as Chumby. 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 Ito, dahil gusto niya magpaka... Chumby. Yeah, Chumby, dahil okay. Chubby. Ito, right. Dahil syempre, jolog siya. Anong Chumby? Chumby lang yan eh. Chumby. Okay. So, tuwing makikita niya si Sevi, ginawa niya ng chant na Chumby. Coming from, inspired by Laki Sa Layo, Jeff Rocks. Yes, yun ang tono. It was really so like that. So that's the story. Tapos every time na pupunta siya sa bahay, kakantahin niya yon, Sevi would always dance that step na up and down lang. You know, and it's true, again, it supports basically what you said in the beginning, that, you know, things happen, you know, it's a journey, and it's not contrived. You know, it's part of your evolution. It's part of your lifestyle. Again, we go back to the core, to the truth. You know, I mean, similar to what happened to how this whole thing came about. And then she came home one day and then she played this music to me and then she told me, anong masasabi mo dito sa single na to? Then she made it into a full blast single. Ayun. And then she said... And music video. Correct. And then she asked for permission, can I release this in my vlog? Then kami naman... Okay. Sumunod sa galaw, drop the beat, y'all. Magulat, tumalaw, sumayaw, won't flick. Tumalaw, sumayaw, let's celebrate. Move your hips, sumabay sa beat. Come on, everybody, this is lit. Move your hips, sumabay sa beat. Come on, everybody, this is lit. Nagagalit na sila, naniningil na sila. Mami. Oo. Di ba? Ang monetizing, you know. But you're lucky that you have a mother who actually does your finances. And you have super. A father who's very, very supportive. Super. Up to this very day, maraming taong hindi makakalimot nung pinagagawa mo kay Daddy Bonoy. And saka napafasto kami ni Mommy Pinty. Mommy Pinty, the internet sensation. Nagpafasto. Correct. Nag-sex or chocolate siya. Correct. Dati kasi, Tony, you know, every time we do our shows, she was just a name. Di ba? Now, Mommy Pinty has a face. Diba? Am I right? Hindi kasi super nagfe-feeling kasi si Mommy Pinty. Catherine, parang sobrang nasikat ko. Ayun, at Mommy, nahihiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako for you. Hindi, grabe na talaga eh. Nagugulat ako eh. Pero nakakatuwa naman. No, but she has a way of saying it that's really funny. Actually, Tito Boy, mayroon na ako nakakatawang kwento. Kasi di ba nag-vlog ang ate with my dad? Ang daddy ko nag-trending. Bakit lagi mo sinasabi sa aming kalokohan ng love story ni Romeo and Juliet? Kasi the greatest love story is ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Hesus namatay para sa atin. Hindi siya nagpakamatay. Inialay niya ang kanyang buhay. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig para tayo maligtas. So hindi ka naniniwala na great love story si Romeo and Juliet? Kalokohan yung... Bakit kay Catherine hindi ka masyadong strict? Iba ang personality niyo eh.
mas matigas ka sa kanya, sa kay Catherine. Si Catherine, mapiloso po lang, pero weak. Mas weak. Masagot lang, si Catherine ni parang si Miguel eh. Sino Miguel? Si Miguel Bugel. Pigilin mo't nang gigigil, bitawan mo't nakatigil. Ganun si Catherine. Ikaw, hindi. Pag sinabi mo, gagawin mo. True. Kaya there must be guidance. Tsaka mukhang fearless kay. Bakit ganyan kang nagpalaki ng anak? Saan mo nabasa yan? Saan mo nakita yan? Saan mo nakuha yung style ng pagpapalaki mo? Nasa banal na kasulatan. At yun ang naging guide namin ng mami mo pagpapalaki sa inyo. Kaya hindi na ako nagbabasa ng ibang parenting. This is maybe contrary to others, ha? Sorry na lang, mga Amerikano. Pero ayokong ako ituruan ng mga Amerikano at ng Banyaga na maging magulang. Kasi tingin ko mas magaling ang Pilipinong maging magulang. Kukunti nga ang ating juvenile delinquent nung araw eh. Pero ngayon, nang tayo ma-westernize, karoon tayo ng problema sa ating mga anak. To your parents, listen to your lolo, listen to your ancestors, listen to the history of parenting in the Philippines. Opo. Oh, ito, last na natin to. Ito naman ay perspective ng tatay. Magsasabi ako ng pangalan, sasabi mo kung bakit ayaw mo nitong aking manliligaw na to. Okay. Bakit ayaw mo kay... Impulsive. Okay. Bakit ayaw mo kay... Playboy yung Playboy. Lahi. Okay. Ayaw mo kay... Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Ano? Kaso lang parang hindi kayo match. Bakit ayaw mo kay... One word. Weak. Weak. Bakit ayaw mo kay... May pagka-playboy din. Playboy. Bakit ayaw mo kay... Tingin ko, we will not get along together. Hindi. Yung sinasabi kong comment doon sa mga manliligaw sa iyo, hindi dahil ako'y perfect doon. Dahil nga alam ko ang weakness. At yung sa edad namin ito, siyempre medyo marami na kaming karanasan sa karakter ng tao. Okay, last. Bakit hindi mo kinakausap si Paul noon, hindi ka mabait sa kanya? Nung mag-boyfriend pa lang kami. Kailangan makita niya na mayroong nagpo-protekta sa inyo. Kaya lahat ng ama, hindi lang ako ganun, ano. Lahat ng ama, pagka anak nila ay babae at may naliligaw, sinusuri ng lahat ng magulang yan. Dapat siyang binablap ka agad. Na huwag mong lolo. So, binalak mo si Paul. Huwag mong lolohin ang anak ko. Magkakaproblema tayo. Super nag-trending. So, sabi ko, mami, halika dito. Ang ate pinapasikat ang daddy, hindi tayo papayag. Tandaan mo tayong dalawang magkakampi dito. Saan nakatingin siyang ganun? Tayong dalawa. Magagawa tayo ng content tayong dalawa. Sisira, ipababagsakin natin sila. Ginaganun mo. Sabi niya, huwag kang gumawa ng faction sa pamilyang ko. Ano faction? Pinaghahati mo tong pamilya lang. May division. Nagja-joke lang naman ako. Nakakatawa siya. Ito na lang. Patol kasi.